Alas 8 doon sa oras sa kahon. Lunes ngayon lao. August 12, 2024. Yon kita sa aton karang lunisan ng edisyon Crime and Justice. Legal advice on air for free. Agi siyempre raton ka ng partner ng Vatican. Nga abogado. Ake anon. The boy from the barrio. Nga ito makaroon sa syudad dit Metro Manila. Here and there, everywhere. Practicing his profession. No less than Attorney Axel Gonzalez. Usaping legislative. Doon dong manami. Krangkapin papalapit lang rung masunod nga pagpigilian na ay by October. September ko ta, next month. Berman ko ta, and then October na. Filing on dayon ron it, the certificate of candidacy. Amat-amat yun yan ni as early as now. Arong nag-aspire ang magsakar for May 2025 election. Grabe ro mga tarpulin. Bukod niya mag-iya sa probinsya takyan. Sa nagkasari-saring probinsya. Ito sa Panglao. Bam Aquino. Sino nga niroong ni ano nga raho? Ni Villar Katbayi. Camille. Oo, Villar. Babo nga mga pautot sa tarpulin. Patimaan yun doon. Alam na di. Ani, grabe bagantayan yung matara. Mainit-init man yan iya sa probinsya takan. Ayro magkagaapin, magbayanggaan. Buko niya basta magkagaapin doon ha. Magkapamilya, kapuso, kapatid, ka-A to Z, kasimanwa. Oh, hindi tayo pagpabuhayin pa. Yes, Attorney Axel sa piyang linya. Attorney, good morning! Attorney! Dali lang ay medyo check natin. Again, attorney, you there? Yes, no. Ayun. Kapapasin ko lang. Ewan ko ba kung pag nagkaroon ng schedule akong Monday. Puro na, nakalusot lang ito. In a way, kuminsan nagpapadala ang korte ng hearing. Ah, kaya hindi pala. Hindi naman tayo alam. Kaya mayroon ako ngayon. Nandito ako sa parking lot. Tuloy tayo, pare. Ay, kita mo. And hambag okay, hindi, here, na, there, everywhere. Huwag lang mabitin yun. Strike anywhere. Huwag lang mabitin yung mga kasimanwa natin. Ayun. May commitment tayo sa kanila eh. Every Monday. Yun eh. 8:30 pa yung akyat ko, kaya pwede pa ako sa first half. Okay. Dito ako sa parking ba? Sige, wag park na maayos para hindi matikitan. May punta na. Dito ako sa MC. Vice-president ako dito sa isang ayun local nga, dito. Ito ay private parking ng YMCA. Okay. Pero isarado ko na lang para may hindi maingay. Sarado ko na yung car. Okay. Ang pagbati mo muna sa mga listeners natin. Sa atong mga kasimanwa, ba? May dayag nga agahon kinyo tanan. Iya ako makaroon sa hearing supposed to be. Pero 8:30 para start, so titira muna ako ng half. Half-time po sa basketball. And another half-time pag pating ko sa court, sabihin ko kay judge, sandali lang judge, at meron pa akong interview. So anyway, tuloy tayo pare. Usaping legislatura, am I right? Legislative, the difference. Sige nga attorney, enlighten us. Yes, pare. Okay. Go ahead. Okay. Shoot natin. Mm-hmm. Ay na. Radyo, sandali lang. There. Pare. Meron daw.
So, ito yung paregal to. Mm. Okay, ang constitution natin sinasabi sa fridge, no? Mm-hmm. Sa fridge, okay? Ang sa fridge kasi, yan ang eleksyon natin. Yung, oh. Yung lahat ng Pilipino na citizen, Filipino citizens, mm-hmm. Not disqualified by law, and who are at least 18 years old, and resided in the Philippines for at least 1 year, in a place where they are supposed to vote for at least 6 months, at least 6 months kung doon sila magboboto sa presinto na yun, immediately preceding the election, ay pwedeng bumoto. Okay? Ayun. The right to vote. The right to vote. Right to vote. No, you are not disqualified. Ang sinasabi natin, not disqualified. Mm-hmm. Yung mga may kaso. Mm. Yung man nakakulong, no? Yung... Mm. Oo nga. Kahit nga... prisoners. Kahit nga may, nakakulong. May mga civil interdiction sila. Ah, oo. Kahit nga nakakulong, kaya, nananalo pa eh. Hindi pa yung plan. Hindi pa yung talaga final and executory ang eleksyon. Mm-hmm. Pero anyway, meron nga talagang ganyan. Si Halosos eh. Mm-hmm. Diba si Halosos nanalo pa? Yeah. Hindi lang siya pwedeng upo. Kasi meron siyang meron pa siyang kwan. But later on, he was pardoned, ha? Oh. He was pardoned by the president, no? Mm-hmm. O, hindi pwede na naman siyang kumandidato. You have to get a presidential pardon. Si, mamasingit ko lang, attorney, si Senator Robin Padilla, di ba? May kaso din yan, eh. Mm-hmm. Pero... Mm-mm. Ano, may presidential pardon din ba siya at nakatakas ang senador? During that time, ang kaso nito, parang panyate. Illegal mga, possession? I don't know kung may drugs, not sure. Ha? Illegal possession, pero, dami mga armas nun eh. Mm-hmm. Oo, armas. Sa punto is, he was pardon ni... during the time of President Ramos. Ay, kaya pala. So, ang binigay sa kanya yung absolute pardon. That is the reason why he was able to run as a fan. Pero until now, ata hindi siya pwedeng... parang, di ba, asawa niya kasi nanganak sa US, hindi siya pinayagang pumunta doon. Well, anyway, yan ang kuha natin dyan. Baka, in so far as the US government is concerned, talagang hindi pa rin siya... Juan, dito lang naman sa Pilipinas, ang daming nangyayari dito eh. Mm-mm. Na hindi na-explain. Even the Marcoses before, di ba? They're not allowed to go back here in the Philippines? Yes, because of course, threat sila sa regime ni Cory. Ayun. Still marami namang followers si President Marcos nun, yung solid note niya, no? Di ba? Kaya, yung tinatawag na solid. So, talaga, binalik. At saka at the same time, dahil hindi natin alam, pare, kung ano ang feeling ng mga nasa pwesto at baka may mangyari sa kanila, sagutin pa. Problema. Yeah. So, because of that, para na rin sa security nila. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Na hindi sila magkaroon na madisgrasya or maraming probable cause, which is tama naman ang ginawa ng US to prevent any untoward incident. Kasi may followers pa sila eh. Tsaka, iba naman ang... We are confronted by this case. Yan. Yung sa mga Duterte at Marcos. Very, nagkakaroon tayo ng issue rin dito. Uh-oh. As to security, marami rin loyal kay sa dating administration. Umalis na si Sara sa kabinete. Yan. Nagsalita na si Sara about cocaine or something like that. Magkakaroon ng problema. Magkakaroon ng problema. Tinanggalan na ng security din. Binawasan, I mean, si Sara. Yes, so there is already may mga nangyayari na hindi maganda. Ganun talaga. And as to the relationship of President Bongbong at Vice President Sara, yan. Kaya yung unit team nila, alam mo pare, ako rin nag-abu-abu gadilyo din ako dyan sa mga sa mga yan, nung eleksyon. Sa mga yan. picture pa tayo sa unit team, pero wala nang nangyari. Oo, ay picture pa kayo nun. So anyway, ang punto is, yan na lang ang sitwasyon. So anyway,
papasok na tayo, sino bang pwedeng maging kandidato? Okay. Clear ba ako, pare? Loud and clear loud ba ako? Loud and clear, yeah. Okay, kasi nakaupo ako sa akin. So, sino bang pwedeng magkandidato? Ano bang requirements para maging pwede kang kumandidato? O, edi yung sa kuha naman, sabihin mo na sa voters mo na, bagong okay. kandidato, qualification. Sa voters, hindi kailangan na magaling, alam mo magsulat ng pangalan mo. Hindi ka literate, pwede kang bumoto. Oh, yeah. Kahit hindi ka nakapag-aral sa grade 1, grade whatever. Oo, tama. Yeah, naalala ko yun, may mga illiterate talaga no na... No literacy requirements. Ayun. Tapos, wala namang requirements na kailangan, may pera ka o property ka sa pangalan mo. Or any other requirement, halimbawa, dato ka. Ibig sabihin, dato ka, o anak ka ng don, o anak ka ng donya, o ikaw ang donya. Hindi ganun. Lahat, pantay-pantay as to the election. Correct. This is my personal experience, attorney. The first time I voted, ay sa Manila, patabi ako ito, estudyante. So nagparehistro ako na, taron sa Intramuros at Comelec. Pero ro akong voting precinct is in Quiapo. Batang Quiapo, okay. Ako, oh, si Tanggong. Okay. During that time, barangay election yon, ang kapitan na tumakbo doon sa Quiapo, I don't know kung anong barangay yun, kinuha ako na watcher. No? So ako naman for experience, yeah, why not? Tapos nung buboto na ako, hinarang ako ng mga watcher nung kabila. Sabi daw hindi daw ako taga doon. No, hindi daw ako taga doon. Nagkaroon ng tensyon talaga, ang tatapang ng mga taga Quiapo eh. Tapos ang liit-liit ko pa, so kaya nila akong sindakin. So hinarang nila ako, hindi daw ako pwedeng bumoto kasi daw flying voter daw ako, hindi daw talaga ako taga Quiapo. So ang ginawa nung COMELEC para to pacify, no, ay tinawag ako sa loob. Nakita may watcher's ID ako. Oh, watcher pala to eh. Ba't nyo, hindi ibig sabihin taga, hindi yan taga dito. Hindi nila alam, nagbo-board ako doon sa Quiapo. No, so sabi ng mga teachers doon sa polling precinct, saan ka nakatira? Originally, makon from Aklan. Pero I'm studying here at PUP at dito ako nagbo-board sa Quiapo. Nakarehistro ka dito? Yes. May ID ka? Pinakita yung ID ko ng student, sabi, ay, estudyante ito. At chinek yung log nila, andito siya nakarehistro. So, hindi siya flying voter. May right siya na bumoto dito. Kahit hindi siya taga dito, estudyante siya, nakarehistro siya dito, kailangan niyang bumoto. Ayun yung nangyari, attorney, pero grabe yung kaba ko nun. Akala ko, paglabas ko, tambangan nila mahirap ako. Talaga sa eleksyon. Alam mo yung nangyari, ito, hindi ko nasabihin ha, pero unverified ang source, pero kaibigan ko, marami naman nagsabi sa akin na ano mo ba yung ginagawa ito ng null literacy? Kasi pag hindi ka literate, sasamahan ka sa presinto. Di ba? Umuto. May mga lugar na 0-0 ang boto. Lahat ng tao illiterate. Kahit literate sila, sasamahan sila. Yan ang trick na ginagawa ng mga gago. Alam ko yan. Booking na kayo. Ang pupuntang boboto, kahit yan literate, sasamahan. Ay kakutsaba yung mga sa teachers at saka mga sa COMELEC na yun, tawag sa kanila, consularis. Kakutsaba, sige, samahan. Di ang score 0-0. Kasi yung sumama. Kaya kukuha ka ng boto na 500, ang kalaban mo 15,000, hindi ka naman nanalo. Totoo yan. Ganyan, ginagamit na, nila. Nakukwento, nagagamit. Kaya, ito yung sinasabi mo. Ito yung sinasabi mo. Pag may eleksyon, ito ang gagawin. I-check mo na kaagad itong, sabihin, illiterate. At saka ilang tao lang ang pwede. Dalawang beses lang yata ka pwede sumama. Pero sila. Sa akwan. Dalawang beses ka lang pwede sumama sa dalawa. Tatlong beses ka lang sa illiterate. Hindi ba required? Pero yung pabalik-balik pa rin. Nangyari ito, alam ko na. Pero hindi ko nasasabihin yung presinto at kung yung anong taon.
Mm-hmm. Pero maraming nangyayaring ganyan. Pero hindi ba required sa batas na pag illiterate, dapat ang sasama is immediate family? Iyon na nga, pero ang sumasama dyan, yung mga tao ng mga politiko. Ay, pinapalusot naman yan. Immediate supporter pa na. Kasi nga, kontrolado nila eh. Mm-hmm. Kontrolado nila yung kwan, yung area nila. Ito yung sinasabi mo, attorney, balikan ko yung iku-quote talaga kita, cycle of poverty. Ito yung tinatawag, cycle of poverty. Ito yun eh. Ah, yes, yes, yes. Oo, oh, kaya nga. Ito yun ang cycle of poverty. Mm-hmm. Eh, tingnan mo yung mga taong kung sino ang hindi umasin sa saklan. Ganito yun. Kung sino, merong, merong kwan dyan. Dapat, pwede talagang gumawa tayo ng paraan na sumaya tayo. Pero, kailangan natin hindi yung relief, release sa poverty. The cycle of poverty must be cut off. Yeah. Ibig sabihin, edukasyon. Mm-hmm. Educate natin ang tao, we give all this kwan, livelihood projects. Hindi yung pa-smile-smile tayo, pa-basket-basketball. Pagkatapos, mahirap pa rin ang tao. Tapos, bibiliin mo na naman ng boto. Oh, hingi ng pera sa'yo. Hmm. You're just making these people dependent. You're just making these people bacteria. Kasi, ang mangyari kasi dyan, pag halimbawa na, ganyan lang, puro palliative. Tapos yung palliative yan, yung, sige, padala natin ng gamot o ano. Hindi yun eh, bigyan mo ng livelihood project para kumita sila at hindi na pumunta ng pumunta at bumalik ng bumalik sa'yo. The money, the budget of the local government shall be focused on livelihood project. Dapat lahat doon naka-focus at saka training talaga sa tao. Tulungan natin, malaki ang potential ng ating lugar o yung mga ibang places. I'm not talking only about Aklan. I'm talking about all the places in the Philippines na pwede nating matulungan ang mga tao na magkaroon ng livelihood project at maging independent. Totoo hindi yan. Yung dependent. Totoo yan. Ngayon, ang tao, pag hindi na dependent sa'yo, iba na ang diskarte niyan. Hindi mo na pwedeng diktahan yan. Mm-hmm. Oo, nakapag-aral na, may financial, wala, hindi na humingi sa'yo ng pambili ng taol or kung ano, yun ang dapat natin gawin. Kasi unless na the cycle of poverty will be cut off sa mahihirap. Hmm. Eh, hindi ko na lang sabihin kayo sa Aklan, pero sa Aklan, andyan din yan eh. Oh. Yung cycle of poverty, mahirap si nanay, mahirap yung anak, mahirap sila yung nag-asawa ng bata, yung mga anak ng anak. Hmm. Mahirap, ganun, cycle. Vicious. At sino may kasalanan dito? Oh. Eh di siyempre, yung mga leader natin na kung ilang taon na sa probinsya, dekada na, wala pa rin pagbabago. Yun ang sabi ni Noy, walang pagbabago. kung kay Marcos naman, bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Pero ang punto is, it's like that pare. Dapat bigyan natin ng economic opportunity, educational opportunity, ang ating mga kababayan. Ang problema, kailangan natin yan. Yeah, ang problema, attorney, no? Dahil dito sa mga ilang kababayan natin na nasasanay na spoon feeding talaga. No, yung mga tamad na talaga, bigyan mo ng livelihood, ayaw. Gusto pera na lang agad, no? Cash basis. Yeah, yeah. Yun ang babaguhin kasi nakasanayan na kasi sinanay na yung tao. Yan ang, at sinanay nila sa ganun para kaya nilang diktahan. Yan ang isang problema ngayon kasi actually itong mga politiko na ito, yung mga politician, they want their people na hindi umasenso. Sila lang para madali nilang diktahan. Pwede bang diktahan yung nakapag-aral? Pwede bang diktahan yung may sariling kumikita ng sarili at ayun hindi hingi problema. Ng hingi? Ayun ang may problema, attorney, eh, no? Pag kung titingnan talaga natin ang percentage ng wise voter, no, sa mga kayang bilhin at paikutin voter, very low ang percentage compare, no, ng mga wise voter na to, yung mga nakapag-aral o mga may sariling pasya, yung marunong tumingin sa track record, marunong tumingin sa educational background and all, no.
Eh, wala eh. Mas marami yung kayang diktahan. Diba, nakakalungkot nga. Nakakalungkot nga, attorney. Tinan mo yung senatorial ano natin. Diba? May mga matatalino, may mga magaling na hindi nakalusot, hindi nanalo. May mga papogi lang na nandyan sa pwesto. Diba? Na ang alam lang eh, naku, ewan. Bakit kaya ganun sa Pilipinas? Pero sa time, pare. Pero sa time, ang Philippines pa na maganda. Hmm. Alam mo ba ang presidente natin noon, si Manuel Quezon? Hmm. Number one sa bar exam. Makapagal, number one sa bar exam. Marcos is number one sa bar exam. They started as legislator and then become the president. Okay. Ngayon, ang problema, ngayon, kung gusto mong mag-politika ka, may mag-artista ka muna. Ayun na, ayun na ngayon. Ka, dati. Mag-vlogger ka. Yung maramurahin mo na lang yung ibang tao. Dati, attorney. Total, ang libel naman eh, mababa lang naman ang sentensya. Dati, attorney, ang qualification, kailangan mo ma-achieve yung pagiging bar top notcher. Mm. Ngayon, kailangan mo lang maging artista at vlogger, pwede ka na maging politiko. Mm. Oh, kaya nga, yan ang kuha natin. Yan ang sitwasyon. But anyway, matututo rin tayo in the long run. If there is one attorney, if there is one politician na pinanghihinayangan ko talaga was Miriam Defensor Santiago. Yeah, he's good. Yun talaga. So yun ang pare na si Miriam, I was his congressman in Manila. Against Bagatsing. Against Bagatsing, am I right? Against Bagatsing. Oh. Nasa Manila ako noon eh, pero hindi pa ako butante. Nabugbog sarado ako ng Bagatsing doon. Ay, iba ang Bagatsing noon na mag-ama. But it turned out that in Sampaloc, good friend naman, mabait naman. Naging kaibigan ko naman sila. Uy, tambay ako dyan sa trabaho market. Eh. Oh, naging nakainuman ko palagi si Dondon at saka yung mga kapatid. Eh, mag-ama na Dondon. Mabait naman yung mga Raymond Bagatsing. Yun yung nakalaban ko. Actually, hindi nga sana ako tatakbo nung congressman. Konsiyal lang ako eh. Umatras yung aming congressman, si Marsan Budi. So, sir, sabi ni Mayor Lim, bata ka pa naman. Ikaw na lang tumakbong congressman. Ibig sabihin, total, bata ka pa, ikaw na magpatalo sa congressman. Parang ganun. Hindi ba? Attorney, just the hypothetical question. Will history repeat itself? Hindi ko alam eh. Hindi na bata ka pa naman, ngayon matanda ka na. Okay, pero... Ikaw na lang. Pero pare, kung wala talaga, kaya, naku, Diyos ko, marami tayong makukuha dyan sa kanila. Naku, nakatakot, sabi niyo. Maraming issues at saka, ang problema kasi sa atin, ang mga politiko, nervyos. Takot, sigurista. Yun siguro talaga yun. Sigurista. Ayaw nilang lumaban na ikuha natin yung ating win or loss. May ilagay natin ang ating programa sa mga kanon para malaman nila kung ano ang, di ba? Sigurista. Kung ano ang maganda. Eh sila, pag alam nila, paano ko lalaban yan? Ang daming pera, ang daming corn, ang daming baluarte, makinarya. So ganyan, walang mangyayari. Kaya takot. Sinabi ko, alam ko, ito sa mga kababayan ko sa Aklan. Nasabihin ko na sa inyo, sinabi ko na rin sa mga grupo, pag walang lumaban ng gobernador, kasi sinabihan ako, tumakbo akong SP. Sabi na, Sel, tumakbo kang SP. Ayaw ko na ng SP. Kung gusto ninyo, kung walang tatakbo sa governor, ako ang lalaban. Oh. At kakayanin ko yan, bahala na sa buhay. Titira ako. History repeats itself. Kasi hindi ako takot eh. Nung bata at nung matanda naku, na. Diyos ko. Oo eh, pero hindi pa nagbabago ang ugali ko. Lumalaban ako. Basta, prinsipyo. Ilalaban ko at saka pare, alam mo, tingin ko. Ang tingin ko ha, ito makinig kayo mga kababayan ko sa Aklan. Hindi ako nangangampad niya. Pero tuwing eleksyon, ang pakiramdam ko para akong panalo pagkatapos. Alam mo kung bakit pare? Why? Ang kalaban ko, sarili ko. Ang sabi ko, hindi ako bibili ng boto kahit isa. Ayun. Hindi talaga ako bumili ng boto kahit isa. Ayun, ang maganda. Mga kaibigan ko pare, ito, hindi.
okay, bibigay ako sa mga leaders na pang snack ninyo or what. Pero sa isang butante na mahirap, na walang-wala na lahat, wala ng dignidad, pag binili mo ang boto niyan, ang dignidad niya, binili mo rin. Lalo mo pang niyurakan. Niyurakan mong dignidad ng ating mga kababayan na mahihirap pag binili mo yung boto nila. Kaya ang ginawa ko pa rin, hindi talaga ko bumili ng boto. Natatawa lang ako. May iba akong mga kasama, nakikita ko. May iba rin akong kalaban, nakita ko. Na naglalagay ng sobre. Sa, ng pera sa sobre. Kita ko yan. Hindi naman yung kalaban. Yung kalaban, yung iba. Nakikita ko yan. It was accidental. Nagtatawanan nga kami. Pero hindi naman yung kwan. Ang punto sinasabi ko, hindi lang. Basta, yan yata ang kalakaran para manalo. Ayun. Hindi ko gagawin yun. Di ba, lang matalo. Oh, tama. It's okay with me. It's... I do not care. I do not give a damn. Dignity. Basta ako, gagawin ko yung tama. At yan, ang hindi pagbili ng boto ng aking kababayan, sabi nila, pamahaw. Ikaw ulit pamahaw. Ang hindi pagbili ng boto ay pagrespeto ko sa dignidad ng bawat taong mahirap. Dahil tayo, nakapag naupo siya ito, Diyos ko. Sabi ko nga, ang reform ang gagawin ko unang-una pag ako naging gobernador. Hindi dadaan sa pintuan ang mga tao dyan sa Kapitolyo. Sa bintana. Doon kayo sa bintana. Sa bintana dadaan ang mga bad elements lahat sa Kapitolyo. Kasama na sila lahat. Hindi sila dadaan talaga sa pintuan pa rin. Kaya lang sabi niya, si Atty. Dreaming. Sige lang, dreaming. Wala naman. Dreaming. Libre naman. Libre naman ang mangarap eh. Yung lalaban ako dyan. Kung wala, ha? Pero kung meron, edi... Sila na. Mapalakpak tayo at tutulong na lang. Sila na. Magsasalita-salita tayo, favor sa ating mga kaibigan, at the same time, ganun lang. Pero kailangan natin ng pagbabago sa aklan. Yan ang sinasabi ko, ito tandaan ninyo sa ating mga kababayan. They have their chances. Ang dami na nilang chance eh. Now, you give Aklanon a chance. You give the Aklanon a chance. Bigyan nyo na ng chance ang Aklanon. Dahil matagal na kayong may chance eh, di ba? So, yan ang mindset ko eh. So, ang punto is, if there will be nobody na tatakbo, tatakbo akong governor. Yun, oh. Open book yan, pari. Open book, oh. Ayun na, oh. Saka hindi ako takot. Ayan na, oh. Saka bakit ako, hindi nga makikipag-debate sa akin yan. Baka umiyak yan. Nagtatanong pa kayo. Ayan na, oh. Kahit sino kalaban, makikipag-debate ako. Dahil, alam mo kung bakit? Yeah. Malakas ang loob ko. Totoo sinasabi ko, eh. Ayun. Hindi ako magsisinungaling sa aking mga kababayan sa aklan. Mm-hmm. But anyway, parit, naiiyak na ako parang kampanya na ito. Hindi, wag na. Hindi pa naman tayo. Sadala na rin ako. Baka ma-misinterpret na ng iba. At baka kung ano pang masabi ko. Sa... Kaya nga. Baka biglang mga memes na ngayon sa Facebook, sa social media. Itsura mo na. Hindi, basta sasabihin ko sa mga kababayan ko sa aklan. Hindi ako takot lumaban sa gobernur. Anytime, any place, anywhere, hamon. Pero kailangan ko, meron tayong kasama. Kung nga walang kasama, lalaban pa rin po. Pero mas magandang magkasama-sama tayo, mag-unite tayo dahil mabigat ng makinarya. Pero hindi ako takot. Hindi ako takot talaga. Ang layo ng takot ko dyan. Oh, biglang nagka-interest ang lahat. So, yan lang naman ang masabi ko, hindi ako takot. Okay. Pero, nangyari kampanya na ito, sandali, kung sa bagay, election pinag-uusapan natin. Pero, hindi naman. No. We don't want na mag-kwan yung ating mga kababayan na kung ano-ano na kampanya si Atty. Pero, yun lang sa damdamin ko, hindi ako takot. But anyway, ang punto is like this. Uh-huh. Pare, sinasabi nga natin yung walang literacy, no? Uh-huh. So, diyan tayo nag-umpisa, yung kalokohan diyan na nangyayari. Ang kalokohan diyan nangyayari, sasamahan nila
yung illiterate, kahit hindi illiterate na samahan. Gagawing illiterate. Oo, walang sisita pare, walang sisita. Kasi kanila lahat yan eh. Kaya ang resulta, 90%, 95% ng boto sa kanila. Wala pa ng 5% eh. Reality. Ang binibigay nila, so yan, napaka walang hiyang practice yan. Kapag ako ang tatakbong governor, titirahin ko na kaagad yan eh. Ibabagsak ko yan, kalibo. Washington, mas marami kayo. Labanan natin itong mga gago. Huwag niyong iboto. Itong gago na galing sa isang lugar na ginagago lang tayo sa Aklan. O, di ba? O, ganyan ako maglaban. But I proposed this before with William, na chika sa gobernur. I even proposed this with my other. Sabi ko, bana tayo. Sabi, hindi. Sabi ko, ano naman ka, challenger tayo. Meron tayong, actually si Gob, okay naman si Gob na yan, pero moderate talaga yan eh. Moderate talaga yan, moderate. At saka ma-umanay magsalita si si Gob William. I respect him talagang ma-umanay, unlike sa akin. Pero ang sabi ko, challenger tayo, kailangan umuwan tayo, marangkada. Eh, hindi. Parang kasi ganito. Yung iba naman kasi, dating kasama lang sa politika eh. Yeah. Yan din lang magawa. Eh, of course. Yun. Ganun naman talaga sa politika. So, anong nangyari sa eleksyon? Landslide. Ganun naman talaga sa politika, di ba? Magkakampi ngayon, magkaaway bukas, magkakampi na naman sa susunod na bukas. Hindi ako nagpupunyan, kakampi talaga eh. No, yan ang sitwasyon. Tapos, the only permanent in politics is change. So, itirahin mo na kaya talaga agad yung mga towns na kwan, na 0-0 yung kwan, ibig sabihin hindi, walang demokrasya dyan. Sobra na yan. Robot, ano ba? Robot ba yung mga butante dyan? So, ganun lang yan. Kasama sa buhay yan. So, okay. Anyway. Balik tayo pare. So, who will provide yung, so wala nang literacy sa property, hindi kung mayaman ka, hindi karapatan kang tumakbo. Ang problema naman ganito. Because of this, meron pa tayo yung mga, halimbawa, sinasabi natin na you should be dito, resident ka ng Pilipinas. Oh. But this does not cover exception to the rule, yung mga OFW natin. Ang OFW natin, meron tayong voting sa abroad. Absentee voting. Absentee voting. So, dapat makaregister sila doon. And ito, yung mga OFW. Pero, pwede lang silang bumoto ng national. Ayun. At party list. So, ang party list, pwedeng bumoto, pwedeng iboto ang party list, at saka yung senator at presidente, but not the local. Hindi pwedeng iboto sa local. Walang absentee voting sa local leaders. Bawa. Ang balota pala nila, ano lang, for national. The Arabia, hindi ka pwedeng bumoto sa governor, o vice governor, o mayor. Only president, vice president, senator, and party list. Okay? So yun ang mga national kwan lang yan. So yan ang sinasabi nila. Yung mga secrecy of ballot, sanctity of ballot, itrabaho na yan ng COMELEC. Yeah. But COMELEC will come out with the implementing rules, but it's still the Congress who will come out with the system of securing the vote. Anong kakalungkot talaga, Trini, ito sa mga absentee votees, no, mga kababayan natin abroad, the turnout percentage of mga voters doon na nakaboto is very low. Yung iba, wala na lang pakialam. No, hindi na of course, pero depende. Alam mo, ang mga party list nagre-reach out, yung mga senator nagre-reach out yan, presidente. Pumunta sa Hong Kong, kung saan-saan. Nagka-campaign. Oo, naghanap ng mga kababayan doon. Oo. Mga gathering. So, yan sa sila. Pero yung mga governor, hindi nila concern yan. Kahit nga sa ibang mga rehiyon ka lang. Congressman, down, hindi pwede.
Hindi na nila, pero party wala. List. Oh, wala silang party governor doon. Party list na congressman, pwede. Wala silang governor, wala silang mayor doon. Unlike, yeah. Even though, dito lang eh, sa Pilipinas lang eh, no, kung nasa ibang rehiyon ka, ibang lalawigan ka, siyempre kung sino tumatakbo doon, yun yung boboto mo. Hindi ka pwedeng bumoto ng gobernador niyo dito sa Aklan o vice governor kasi nandoon ka sa Masbate. Hindi, depende, depende. Ayun yun. Depende. So yan, yan ang mga, kaya ang party list, masipag yan sa abroad. Aha. Okay, si Juan, si Tulpo. Mm-hmm. Ay, kaya maraming party list may mga followers. Yung misis niya. Yan, yan, yung misis niya. YouTube, ACT CIS. Internet, eh. ACT CIS, misis niya yung congressman. Oh, CIS. ACT CIS. Kaya maraming silang congressman eh. Dahil sa abroad din. Well, anyway, okay, mabuhi na ako at pila ka mga reminders. Kung may time ka pa, okay, timbre lang. Basit kung ginausi ko ni Judge, ay okay lang galing. Oo nga, bati, alam mo talaga. Mayroong tunta ako, akit mo na ako. Sige, sige. Matimbre lang pag... Oo, matimbre ang galing. Sige, sige. Magpapanumbali kita. Thank you, attorney. Crime. Injustice. Crime. Injustice. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and pharmacy near you. Do it for your health. Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay may libre pero quality na medical check-up araw-araw with medical doctor partners for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique Appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Maayong adlaw. Ako si Grishalyn Espino from Iloilo. My friends made my life happier and brighter. Gani, they introduced me to MX3 Capsule. Masaligan ko ang MX3 Capsule kay cholesterol and fat-free ine. I also love MX3 Coffee. Plus points pa kay high sourciness ng calcium and vitamin C. I love MX3 just like I love my friends. Permi mo gid masaligan. Diri na ko sa tunay, natural at original. MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May adlaw, ako si Dot Luarca Pahilanga para sa atong kwentuhang MX3. Casey, can you tell us about your profession? Hello, Miss Dot. I have been teaching at AB Magalona National High School under the Senior High School Department for 3 years now. Wow, aside sa pagtudlo, what are the other responsibilities ng imo ginauyatan? I'm also a choreographer and a host. Paano mo naman niya ginahanuan ang imong health? I try to incorporate as much vegetable and fruits in my diet. Ginaupdan ko man ang pag-inom sang MX3 capsule. It's natural and organic, so I felt safe about it. Ang MX3B may ara sang alpha, beta, and gamma nutrients salin sa G-mangostana, kilala. Di lang mga powerful antioxidants ka nagabato sa mga free radicals kag nagapabaskog sang aton ni immune system. MX3, dito ako bilib. Bilib kikitaya sa MX3. And for more MX-traordinary stories, padayon lang sa inyong pagpamati sa masunod naman nga kwentuhang MX3. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa.
Magandang kalusugan. Sino po sila? Pwede na rice po. Nagkasampo kayo? Anawan o kampo po. Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee? Opo, matagal na po. Nung kayo po umiinom ng ating rice coffee? Magaling na po. Hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po. So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee? Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar po. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Best radio listeners of all time forevermore. Kayo yun mga pangga. Maraming salamat po and congratulations din sa inyo. Naka-energy na ba ang lahat? Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat, mangabuti ka. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang panubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500 DTX Coffee Mix. Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako DTX Coffee Mix, panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Whirlpool Appliances brings you a new era of home living, where we are all about sensing what matters. Elevating your lifestyle has never been easier. From Whirlpool washers that adapt to your laundry needs, to refrigerators that extend the freshness of your food items. As an American pride for over 110 years, Whirlpool is dedicated to creating innovations that truly matter. Experience the Whirlpool Sixth Sense innovation. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Ako si Lindley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Ka-partner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord, kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, pangga! Ay, pangga! Energy FM. Number 1. Energy FM. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. E3 Bio. With Physio. Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix. Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Allen's Mart and Allen Merchandising. Mga suki! May balik promo na sa Allen Merchandising and Allen Smart. Pabugas-bugas sa gihapon lang kita. Raffle promo! Sa Allen Smart ag Allen Merchandising kamo mangumpra ag may raffle ticket promo ka na. Magadaog kagun, buenas paraing baraka. Sa gihapon, mga suki, abanti na. 50 kasakong abugas, winner ka. Allen Merchandising and Allen Smart, nagapanubo kami kumukamu pinagabi. Pabugas-bugas sa gihapon lang kita. Raffle promo! For DTI Fair Trade Permit Number, RBI AKL-02-0100-2024. Life Extension Vitamin D3. Inuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020. Na-diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Crime, injustice. Crime, injustice.
This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time. Marcus Imanwa, it is now 8:46 in the morning. Crime. Injustice. Crime. Injustice. Alas 8:46, again, 8:46, oras Energy FM, oras Luzon, Visayas, Mindanao. Recamp na natin, rung draw result. Oh my, oh my, oh my, ang ganda ng numero. Oo, maugidahingan, dura akong nga ginabuitan-buitan kabiing numero ho. Ora natin, karang draw result, the Small Town Lottery for a Clan. Sa ginhiwat nga draw kahapon August 11, the 2 p.m. and 7 p.m. draw. Una kita sa 2 p.m. draw, rung mga resulta, ha? Dahil ka nga recap at kato ni tatong nga partner, rung sulumente glihitimo nga may buyot at STL for a Clan, rung Great Lion Gaming Ventures Incorporated. Una kita magsiman wa mga tayador sa resulta, it 2 p.m. draw kahapon, the two winning number combinations in exact order. Number 38 and number 13, 38 and 13. Sa resulta mata na kami, 7 p.m. draw in exact order. Number 9 and number 29, 9 and 29. Ani, congratulations sa mga nagdagaog, ha? And better luck next time sa mga wapagara. Rung Life Extension, magsimulan wa may libreng consultation Lunes hasta Sabado. Alas 9 tagahon hasta alas 13 tapon. Pwede man kamo mag-text kung kinahanglan niyo appointment para sa inyong mga check-up. Mag-text gamang sa 0917-3181-194 Life Extension. Balik kami na Attorney Axel. Attorney, welcome back. Attorney? Yuhu! Dali lang. Ay, ano yung mo? O, basisto rin, si Judge. Attorney! Ay, naputo. Oo. Yung mga ta-istoryano, si Judge. Si Judge atong nga i-partner, ano yung makaroon? Judge, ano buhit mong kaso? So, mga gusto magpasako ba, magpadagat inyong mga entries ha, sa MX3 Pabigas Promo. Doon na i-detali natin. Balikan ta sa attorney. Attorney, good morning. Hello. Yan, oh, balik tayo. Okay ka pa ba? Hello. Yeah, oh, can you hear me? Attorney. Hello. Attorney, you there? Oh, hello. Yeah, bati na ako ni ikaw. Bati ka ikaw, bati mo ako. Hello. Ay, hindi na ako mabati. Why? Why? Sige. Umano natin. Attorney, bati mo ako, attorney? Hello? Yan, yes. Okay na. Narinig ba ako? Yeah, klarong-klaro. Parang dito ka lang sa tabi ko. Okay. Medyo maingay na kasi sa labas ako ng korte. Ah, hindi ka pa ba hinahanap? Wala pa naman yung mga kalaban ko. Pero hindi ka pa hinahanting ni Judge? Si Judge ang nagtatago ngayon sa loob. Hindi pa lumalabas. Okay. We still have time. May singit pa rin natin itong commitment natin. Okay. So, going back, no? Kanina yung mga absentee votees, yung pinag-usapan natin. At yun nga, nakakalungkot. No? Last election, ang baba ng percentage ng mga nag-practice ng kanilang right to vote. Sana ma-encourage natin yung mga kababayan natin abroad na bumoto talaga. Oo. And we have to do something about it. We have to tell the Aklan about the realities. Na hindi naman pwede na ang isang dumaan pare ang LRT pare. Oh. Pare. Di naman dumaan ang LRT. Di naman narinig. Na, di naman narinig. Oh. Ayun, dumaan ang LRT. Okay na, lumampas na. Oh. Hindi naman pwede na ang isang town ang magdikta ng destiny ng isang probinsya. Okay? O dalawang town. Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga munisipyo na walang democracy. Kasi definitely sa Kalibo, there is a democracy. Oh, yeah. Talagang ang mga tao dyan, andito medyo kwan yan. Oo. Oo. Yan, makakakuha ka ng kwan dyan.
Ito na naman yung isa. Pare, pasensya na. No problem. Madaan ang LRT. Hindi naman naririnig dito. Ha? Hindi naririnig? Hindi. Meron kaming ano, noise reduction something na ano. Ah, ganun? Yeah. Oh. Okay. And then, pangalawa, yung ibang mga towns na makikita mo talaga, close fight, yun maganda. Mm-hmm. Pero yung town na walang kalaban, o yung kalaban na iguan, ibig sabihin dyan, ano nang nangyari dyan sa lugar na yan? Wala nang demokrasi, kaya nga, kailangan may demokrasi tayo eh. Mm-hmm. Pero wala talaga. E yan, para sa akin, nakakahiya yan. Ayun. But anyway, para sa akin, ha, abogado ako eh. Mm-hmm. Pinag-usapan natin, demokrasi. Yeah. The role of the rule of the majority, pero yan, hindi lang majority, talagang sobra-sobra. So anyway, this should be addressed sa susunod na eleksyon. Kahit na anong kuha, nagagawa ng paraan yan. Kahit nagagawa na, talaga ng paraan eh. Rule of majority, yun talaga dapat, no? Kasi yan, tingnan mo, I can quote, Washington, na close fight, ha? Uh-huh. Kalipo, I think Banga, ganun. Mga ganun eh. Yeah, oo. New Washington talaga. Para close fight talaga. So, in other places, talagang, kahit na iba, lumamang talaga ng malaki. Pero huwag naman yung halos 0-0 na yung kalaban. Ang iba nga attorney ng mga lugar, no, talagang nagtatay and they do the toss coin na lang kung sinong upo. Di ba may ganun nga eh? Yan ang may kwan talaga na ganyan ang eleksyon talaga. Pero yung iba, walang eleksyon. Coronation. Coronation na lang. Elect na lang, wala nang nation. Oh, wala nang Sean, election. Wala elect na. Kaya, let us forget about the provision on suffrage sa konstitusyon natin kung wala namang eleksyon. Pero marami kasi ways pa siguro, para magawa nila yan. Pero, isa pa siguro makonsider. Kahit saan kwan mo titingnan, saan angulo, banana soup. Banana plantation talaga. Isa pa siguro makonsider natin na walang eleksyon, no? Pag yung magkalaban ni magkapatid lang naman. Remember Binay in Makati? No? So may eleksyon pa ba yun? Sino manalo? Binay pa rin. Yan pare, tingnan mo. Kasalanan naman ng Kongreso yan. Mm. We have a provision in the Constitution na yung against family dynasty. Wala rin naman, hindi rin naman yun na family dynasties, nakalagay siya sa kwan, sa konstitusyon. Bawal ang family dynasty. Hmm. Okay? Punto is, sino naman ang mga congressman? Kasi ang sinasabi doon, naglagay pa kasi ng provision doon sa konstitusyon na ang implementing rules ay gagawin ng kongreso. And our constitution was 1987. Uh-huh. In ang kongreso na ang dumaan, hindi nagagawa yung kasi, implementing rules. Kasi, bakit? Kasi may mga family vested dynasty nga, lahat. Umpisahan mo pare sa taas hanggang sa baba. Saan ka nakakita ng Senado na ang magkapatid? Ilan ang magkapatid dyan? Ilan ang mag-ina? may dadagdag pang isang anak. Kita ko, ang daming tarpulin si Camille Villar pa, di ba? Si Mark Villar, Cynthia Villar. Yan ang kwan. Alam mo, kuminsan. Yan ang ating problema na yung ating mismo na Kongreso. Yung ating mismo constitution, niyuyurakan, dinidisregard. Kita mo, no? 1987. 2024 na, wala man lang. Constitution is the highest law of the land. Pero, apparently, itong mga national politicians, they are higher than the Constitution. Sinasabi sa Constitution, we are the rule of law, and not of men. Mm-hmm. Sabi sa Constitution, Philippine Constitution, Declaration of Principles and Policies, we are rule of law. Law, not of men. Tingnan natin, yung ating Constitution mismo, ang tagal-tagal nang sinasabing against family dynasty.
Di ba? Pero hindi pinagtutunan ng pansin ng mga sa kamera yan kasi ang daming apektado. Oo, kaya siguro mga 80% pag pinaboto mo sila sa kamera, eh, pag pinaboto, yeah, pag pinaboto mo, parang sasabungan ka, jiste. Oo, kaya yan ang problema. So, ngayon, balik tayo sa Aklan. So anyway, sa Aklan, sa atin, pwede naman tayong you know, hindi pa nila nakakalaban yung tao na magbibigay ng ideya sa kanila at lumaban ng gusto. Mm-hmm. Ang ibig sabihin, hindi naman tayo nagmamagaling, pero set the record straight, sabihin mo lahat ng totoo. Mm-hmm. Eh kahit na ngayon pa lang, uunahan ko na eh, pero hindi na muna, sikreto ko yan. Pero, maniniwala na talaga sila nito. Bubuljakin ko talaga yung ang dami ko talaga bubuljakin because I do not care. Mm-hmm. Basta sabihin ko lang yung totoo. Yeah, just speak for yun, yun ang aking, di ba sabi sa Biblia? Mm-hmm. The truth shall make you free. Okay, I'll tell the truth. Mm-hmm. Oh, and then banat na kung anong kwan nyo. Mm-hmm. So ang punto is, ito lang ang kwan natin. Wala pa tayong politiko sa Aklan. Ang puro laro, ang alam mo kasi ng mga politiko natin dyan, pangiti-ngiti. Hindi ko makita ang naglalaban talaga eh. Kasi minsan, magkakampi, minsan magkalaban, uh-huh. Something like that. Oh, yeah. Diba? Totoo. Minsan, ito sila. Yeah, so, actually, wala ka talaga makitang politiko dyan na, sa ngayon ha, ewan ko lang kung meron. Pero, puro kwan lang kasi, parang club eh. Mm-hmm. Ang politika sa atin, parang club. Ngayon, magkakampi. Sumunod na eleksyon, magkalaban. Sumunod na eleksyon, magkakampi. Kung mga ganun ba, hindi nabigyan ng proyekto, hindi nabigyan ng negosyo, galit, nagtampo. Mm-hmm. Dami yan. Kaya, yan ang kwan natin. Something must be done sa Aklan. So, hindi naman ako talaga ako nataplakbutalog kung gusto. Hindi ko gusto. Kung wala lang kalaban, tatakbo ako. Pero pag may kalaban, hindi na ako tatakbo. You know, to hindi kapalan nyo, madaling tumakbo. Democracy. Yan lang. Oo. Mm-hmm. Pag walang tumakbo lang. Kasi kawa, nakakahiya naman tayo mga klanon. Mm-hmm. Eh, para sa akin, hindi naman super galing si yung ating mga leader dyan eh. Wala nga national recognition niya. Mga yan eh. Hindi ko makita eh. Unlike yung ibang leaders na makikita mo sa news, na lumalaban, bumabangat, talagang merong kwan, may stature. Kaya, ba't ako matatakot? Diba? Okay. Ba't tayo matatakot? Okay. Thank you, attorney. Thank you so much. Thank you so much for being an open book today. Oh, para hindi ako nangangampan niya, pero dami na nga nag-iisip, ang dami na nagme-message. Naniniwala na daw sila. Nainanapan talaga ako. Tandaan ninyo, lalaban ko ang Aklan kahit anong mangyari. Yun. At hindi ako pailalim sa mga gago dyan sa atin. Sabi ni Judge, pasok na daw. Dito na actually. Ito papasok na ako din dyan. Oh, yeah. Okay. Thank you. Magbabay ka muna. Pupunta na ako. Okay. Sige, thank you, attorney. And, bye for now, attorney. Bye for now. Sige, pare. Thank you so much. Yun, maginaparisip ko tayo. May ginaparisip ko tayo na ginausoy mo ni Judge. Sakto ka man ah. Alas 9 man ah. Pero ato na yung isiputon ah. Rundayan nga rin mga panawagan, no? Energy Public Service. Kapinsaton nga rin mga igmanghod nga nagtagaliwan yun sa piyang nga kinabuhi. Energy Public Service. Energy Public Service. Ginapaisayid sa tanan ng magkakilaga, amigo-amiga, kaparintihan ni Kasimanwang Henito Sarabia de la Cruz, it barangay Old Buswang Kalibo, ngayon mo rin nagtaliwan ngon sa piyang ikinabuhi ko August 7, sa edad nga 75 years old. Drawa na karangagubong na katagana, adlong Sabado, August 17, alauna ithapon rung funeral mass sa St. Jude Thaddeus Church na sa may barangay Andagaw,
Agdayon pagidawon sa nauling pagkapahuayan sa Medalia Milagrosa Cemetery. Gapanawagan na nagkarang bilog na pamilya. Ginapaisayid man sa tanang magkakilaga, amigo-amiga kaparintihan ni kasimanwang Bernardita Barrientos Meren it Barangay Istansya Kalibong imuray nagtaliwan ngun man sa pingakinabuhi ko August 6 sa edad niya 93 years old. Ruan nagkarang haminingawas namyang sa residensya at anagkarang unga ni kasimanwang Belen Meren Duatin una man sa may Barangay Istansya. Gubong nagkataga na August 17, Sabado ng Adlaw. Alas 3 sa hapon ng Misa sa Cathedral of St. John the Baptist Diocese of Kalibo agdain pagdaon sa anauling pagkapahuayan sa Kalibo Municipal Cemetery. Panawagan, nagkapanawagan na nagkarang bilog ng pamilya. Ginapaisayid man sa tanang magkakilaga, amigo-amiga kaparintihan ni kasimanwang Kyle Joshua Manzanares sa Barangay Istansya, Kalibo. Ngimoy nagtaliwan naman sa pagkakinabuhi ko August 3 sa edad ng 25 years old. Rungubong nakatagan at Lord Biernes, August 16, pagamisahan mo alas 2 hapon sa Kalibo Cathedral, agdain pagdaon sana uling pagkapahuayan sa Kalibo Municipal Cemetery, nagkapanawagan man na ng bilog ng pamilya. Ginapaisayod sa tanang magkakilaga, amigo-amiga kaparintihan ni kasimanwang Junito or Junito Nonoy Reyes Makalakad. Itgoding Ramos Street, iya sa Poblasyon Kalibo, ngimuray nagtaliwan yan sa pagkakinabuhi ko August 11, sa edad niya 57 anyos. Wapat schedule na karang gubong, ipanawagan na natin sa mga masunod ng adlaw. Ginapaisayid man sa kakilaga, amigo-amiga kaparintihan ni kasimanwang Jose Ingilio Gonzalez, it Barangay Bacaw Sur, sa Banuat Kalibo, ngimuray nagtaliwan naman sa pagkakinabuhi ko August 11 sa edad nga 78 anyos. Wa pa man it schedule para sa anak rang gubong. No? Aton lang rang i-update sa mga masunod pagid ng mga inadlaw. Ginapaisayod sa... Basi pareho tara, dali lang. Okay. Ginapaisayid man sa tanan ng magkakilaga, amigo-amiga, kaparintihan, kaigbataan, ni kasimanwang Orlando, si Taylando Pastrana, it Puo Kalibo. No, nga imaura, hinagtaliwan ngon sa pagkakinabuhi, ku July 31. Ruan ang hamilingawas namyang sa andang panimagay, una sa may Bayanihan Road, Barangay Puok. Agwa po man it's schedule, ruan na karang agubong. Panawagan, ruan na karang abilog ng pamilya. Energy Public Service. Energy Public Service. Tomorrow again, magkasimalwa. Sana kita di karaya sa atong pag-panarbisyo publiko. It's a manic Monday. Busy yun sa mga opisina. Busy yun man sa mga eskwela. Busy yun man lumakar sa dahan. Dahan! Be safe, everyone. Salamat kita sa inyong kapag tutok. Aga sa atong partner tech. Aga salamat na naiki kasi manuang Malbrid dahil ito. Sa pag-plastar sa first part, programang prangkahan. And kasi manuang Mary Joy de la Cruz Melgao. Ako man nga co-pilot sa technical side, Chief Noriel Pastrana. Kabilugan nga puwersa, sandatang lakas, it Energy FM Kalibo. Sa overall supervision, awan ka nga pinalanggang CEO and the KBP Aklan Chairman, Kasimanwang Apol Zaraspe III. Patas ang may tagipuson nga pagpanerbisyo publiko. This is your certified cool guy in charge. Kasimanwang Jofel Perucho magpusaw po at Energy FM Kalibo. Kasimanwa ko, palangga ko. Crime, injustice. Crime, injustice.